Good day, class. So, gumagawa ngayon ako ng video about work breakdown structure. So, work breakdown structure is a diagram or outline of activities ng iyong project na hinimay-himay natin sa maraming level. At yung mga levels na yun is pagkakahimay-himay sa about sa element, anong part siya ng building, halimbawa, footing, column, slab, truss, yan. Then, action to be done dun sa element na yun na hinimay natin. Katulad ng halimbawa, kung slab, perform works ba natin, lalagyan ba natin ng bakal at bubuhusan ng konkreto. Ganun din sa location nun, matatagpuan ba natin siya sa ground floor, sa second floor, or sa third floor. Okay? So that is work breakdown structure. It is just a breakdown ng mga work kasi i-organize natin. Yan yung activities na hinimay natin sa work breakdown structure natin is nahati sa tatlong uri. So, una is production activities, procurement activities, and yung mga administrative activities. So, yung production activities, ito yung mga direktang patungkol sa construction. Halimbawa, pagbuhos sa konkreto, pagkakasa ng bakal, paglalagay ng forma, ng kahit anong element sa building natin. Ang procurement naman, ito yung pag-order, pag-purchase, pag-deliver, yung buong process ng delivery, yung buong process ng pagbili ng mga gamit. And yung pangatlong uri naman ng activities na ihimay natin sa ating project is yung administrative activities. Ito yung mga meetings, yung about sa kontrata, yung about sa pagkakarelate-relate natin sa owner, sa builder, at sa designer. So yun yung tatlong uri. Pero for now, sa dito sa gagawin nating ginagawa nating video is ang pro-focus natin is yung production activities lamang muna. Yun muna. So, hindi yung procurement, tsaka na yan, at tsaka yung administrative. Mas madali kasi nating ma-imagine yung production activities. Ngayon, sa pagpe-prepare or sa paggawa ng WBS, may dalawang paraan. Una is yung diagram method, more on flowchart to or parang organizational chart. At pangalawa is outline method. This is more on bullet type, naka-enumerate. Ang use naman ng WBS is para sa cost estimation at saka sa schedule ng planning. Sa cost estimation, magagamit ito sa BOQ, DQE, SOQ, or pare-pareho lang yung tatlo na yan, iba-iba lang ang tawag. And magagamit din natin yan sa network diagram at Gantt chart sa mga susunod pa natin mga video. So yung tatlong description na gagawin natin sa WBS is first is yung action na gagawin natin for works ba, installation of rebars, concreting, tile setting, ganyan. Then building element, ano ba yan, lalagyan ba natin, footing ba yan, column ba yan, slab ba yan, and location, sa ground floor ba yung matatagpuan, anong room. So, yun muna. So, basically, yun yung mga fundamentals about work breakdown structure. In the next video, we will try using MS Word, yung smart art nila, kung paano natin magagawa yung first preparation ng WBS.